Hey guys, in this video, I will share my thinking process when I do the trade, my trading routine, the framework that I use, and of course, the Excel template that I use that I will share with you. And lastly, the market outlook of the current situation that we have. So, let's begin. Here we go! Hey guys, this will be our agenda for today. First part will be the Philippine Stocks Exchange filtering method that I do, which I do this every 6 p.m. of the day. Then the trading plan, the Excel template, and the journal that I use. I will share them how to use it. Then position sizing methods that we can employ. And the current market outlook for today, is this a crisis or opportunity? And lastly, we'll be in-depth regarding the Philippine Stocks Exchange filtering method, which can also apply into different markets. So, let's begin. This is the screener that I use. So, I usually do my filtering every day between around 6 p.m. to 7 p.m. The main purpose of this screener is to automatically identify the phase of the market, speaking of which, is it either on uptrend, downtrend, or is it on sideways on uptrend or sideways on downtrend. So also, this can significantly filter the stocks or asset that has a significant volume on them. So let's try to use it. So para magamit natin to, so pumunta tayo dun sa terminal ni Investagram, then ikakopy natin yung mga data niya. So pakita natin kung paano siya gagawin. So let's start sa Investagram, punta tayo dito sa stocks, then the terminal. Then after that, free lang naman to, i-share natin sa Facebook account natin. So ang trick dito is wag mo na lang siyang i-public, i-only me mo na lang siya. So pagka-post mo dyan, so ayun, makikita na natin yung ating terminal. So let's speed it up. So, ito na siya. All we need to do is copy-paste this. So, Ctrl-A natin, Ctrl-C, then gawin natin, is i-copy natin siya dito. Temporary on this sheet. So, ayan, Ctrl-V. So, remove natin tong link na to, yung mga magugulong ito. Then, all we need to do is delete all of this. Then, para maayos lang siya pag kinopy natin siya mamaya. Then, next we will need to do is copy-paste natin from this ROE na to. We copy-paste it until the bottom of this. So, ayun, ang last stock natin is ZHI. Copy-paste natin dito sa terminal na to, dito. So, copy-paste lang natin siya dun sa 1A na column na to. So, pagka-copy-paste natin, so, ayun na, delete natin yung ginawa natin temporary sheet kanina. So, ayun, dito sa summary is makikita na natin lahat ng mga na-filter natin kanina. So, after nating i-copy yung terminal natin is ito na yung mangyayari. Automatically niya nang i-classify yung mga phases ng market kung either is it as an uptrend or nasa downtrend siya or sideways siya. Itong sideways na to, ibig sabihin lang nasa range siya. Ibig sabihin lang nung U dito is nasa uptrend na sideways siya, nasa taas siya. Ito namang D na sideways dito is nasa downtrend siya na sideways. So, on the latter video, we will show how we are able to automatically classify the phase or cycle of the market using a indicator. So, my routine is aalisin ko yung mga asset or stocks na wala mang volume. So, i-exclude natin siya using this slicer we have. And the next thing, ang gagawin ko is sort ko to yung market of cycle from A to Z para mas obviously na sunod-sunod yung market of cycle. So, ayan. So, ayan na. So, obviously, the market we have right now is in bearish. Almost all the stocks are in their 52-week low. And halos lahat sila is in downtrend oversold na region. So, if you are a bottom pick player or a intraday player, so obviously, this cycle of the market is for you. So, let's try to employ the bottom pick play. So, ang gagawin natin, magpo-focus tayo sa downtrend na oversold. So, dito is focus lang tayo sa downtrend.
And then filter lang natin yung lahat ng mga downtrend oversold kasi ito lang naman yung ating gustong i-focus on. So next, i-filter natin or i-sort natin with the highest volatility ng market. So since a bottom peak player or intraday player ang fino-focus nila, isinhanap nila yung mga malalaking galawan ng presyo, kaya priority natin yung mga nasa topmost na level dito if magbo-bottom peak play tayo. So ibig sabihin lang ng bottom peak play is gusto mo na kapag yung isang stock is overly sold na siya, is kukunin mo lang yung short bounce ng market. So obviously the market is in a downtrend, so you are going against the market, so dapat meron kang tight stop loss. So let's try to random pick macro Asia for this example. So dito sa macro Asia is try nating strategy is bibili lang tayo when the price break this level of the previous high of the previous candle, and mag tight stop loss tayo in the low of the previous candle, which is 3.92. So for example, the market on the next day, the market traded right here, ganito yung candle niya, eh di bibili na tayo ng market. And then we stay on the trade, and then ititrail natin yung ating cut loss level na dati sa 3.96, ngayon naman iaangat natin sa previous candle na ganito. And then on the next day, for example, the market traded dito sa level na to, for example, then aangat na naman natin yung ating cut loss level dito sa previous low na candle. So hanggang sa the next day is yung previous candle is bumaba na siya at na-hit yung stop loss natin siya dito. So basically, talo pa rin siya kasi dito tayo bumili at nag-cut loss tayo dito sa level na to. So ganun talaga yung pag-bottom peak play kasi nga we are against the market and we are only capitalizing the short bounce of the market. Personally, I'm not a bottom peak player. I am a swing, momentum, and a trend follower na kind of trader. So these are the three style that I adopt. One thing that separates a trader into a gambler is that you do not need to bet on each round. What you can do is wait patiently for a setup to come and bet only when it is clearly on your favor. So currently the market is obviously in a paranoia of fear. So the current sentiments that is generally controlling the market is fear. No support seems to hold at all. So in this example, in the Philippine Stocks Exchange, it is down by almost 40%. In the Nasdaq, it's down by 30%. Even cryptocurrency, which is Bitcoin, is down by 60%. Even gold, which is usually a safe haven for an investor, is down by almost 14%. So after it breaks this support, then definitely this uptrend channel is disvalidated. So obviously, the investor right now are going liquid. They want to have a cash position. So as a momentum and a trend follower na trader, watch mode muna tayo sa current sentiment. So punta na tayo sa pag-define ng ating position sizing, which is associated with our risk management. So for this example, magkakaroon tayo ng risk management of 1% of our total portfolio. So sabihin natin dito sa example purposes na to is meron tayong 500,000 worth of total portfolio. So meaning noon meron tayong 5,000 pesos na risk. So every time na ma-hit yung mga cut loss level natin is 5,000 pesos yung ating maximum na matitake na loss. So in here sa example natin meron tayong 2 method of our position sizing. Isa dito, which is a variable percentage of risk. So kung isipin mo, is just like a percentage away from your cut loss. So ito yung formula niya. So this is a 5,000 pesos sa example natin. I-divide natin kung gano'n siya kalayo of our entry point to our cut loss level plus 1.5%. Itong 1.5% na to, inalat natin siya yung mga transaction fee. So example ko yung last trade na natake ko this time. This is SSI under Philippine Stocks Exchange. The reason in this is that wala tayong makitang magandang setup na ngayon na pwede nating i-real-time na analyze. So papakita ko na lang yung last trade na natake ko. So dito, ito yung definition na variable na
risk kanina, which is 9%. So, ibig sabihin nito is equate natin itong 9.4% na risk na to sa 5,000 pesos, which is equal sa 1% ng ating portfolio. And our potential na predefined na target profit, which is around 1.85, is 21%. So, i-divide mo yung 21 divided by 9, that is almost 2 times. So, basically, nag-risk ka ng 5,000 pesos at ang potential na pwede mong mag-gain is 10,000 pesos kasi twice siya nung 9% na to. So, parang ganun yun. So, itry natin itong i-apply dun sa template na ginagamit ko. So, let's do this. So, ito yung Excel file that I use when I do the trade. So, if you fill up ko itong Excel file na to bago man ako mag-set sa aking broker. So, simulan natin. So, let's try to fill up yung last trade na na-take ko, which is the SSI on my example. So, in this area, all about dito is yung buy area. Dito sa nasa dito is our sell area. In the middle is the analysis area. So, ginagawa ko, ito yung routine ko. Ika-copy ko siya. Lalagay ko siya sa interesting na tab. Copy ko siya. I-rename ko siya with its sector. Service, the name of the asset, which is SSI, and the date that I took this, I think it is on March 3, 2020. So then, I fill up ko yung date, which is yung pinakamadali, March 3, 2020. Sa area na to, is dito ko ilalagay yung mga screenshot na mga entry point ko, kung saan man ako nag-cut loss kapag na-hit, or pag na-hit man yung aking taking profit, or even if kapag nagtitrail ako ng stop loss, every time na-adjust ko yung aking cut loss level, is i-screenshot ko siya. So with that, is kaya kong makita or balikan yung aking trade pag gusto kong i-review yung trade ko. So copy natin ang ating entry point na level. Ayan. Next na gagawin ko is if i-fill up ko tong part na to, which is a journal part. So first, I identify ko yung cycle on the market. It is on a downtrend. Then, bakit ko ba siya nagustuhan yung trade na to? Because it is on an area of value. It is on a 1, 2, 3, 4, 4th touch of the trendline support. At the same time, yung candlestick on the last candle has a long wick, which signifies a buying pressure. So, dito, merong buying point na nangyayari. So, gusto ko yung price action niya. So, dito, I use purely a naked chart without indicator. Kaya, lalagay ko siya, naked chart on its area of value. Next, yung aking trading style. So, dito, gusto ko lang is one swing lang siya on its nearest structure, which is around 1.8. So, I'm not expecting na bigla siyang mag-uptrend kasi nga is it is clearly on downtrend and I do not want to trail the stop loss kasi I know it is on a downtrend. So, my style here is purely swing trade lang siya. Ayan, pure swing trade lang siya. Next is i-fill up na natin yung buy area. So, tandaan natin, meron tayong 9.5 for na risk with potential na 20.8 na reward. So, 9.4 with 20.8. So, next, palitan natin to ng SSI. Then, kailangan nating input yung current price level niya, which is 1.53. Input natin. So, with that, by inputting the current price level, is malalaman natin yung ating board lot at saka ang ating take price. Ang board lot is ito yung increment na shares na pwede nating mabili. So, ito yung multiple niya. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, etc. Ito namang tick price, ito yung minimum variance or minimum resolution ng ating presyo. So, ang presyo is pwede tayong mag-bid with 1.54, 1.55, 1.52. Ito yung ating variance or ito yung ating delta ng presyo. So, ang next natin kailangan i-fill up dito is ang ating target price and our target cut loss, which is 1.37 at ang sinet ko dito na level is 1.8.
So, linagay ko dito is ang aking target price is not 1.8 na sakto is kasi I'm not expecting na ma-reach niya yung exact level na 1.85 na dito. So, conservative lang tayo. So, linagay ko dito sa trade ko, actual trade ko to na ginawa is I sinet ko lang sa aking broker is 1.79. Aking target cut loss is 1.37. So, ayan na. So, ito, makikita mo, ito yung aking potential or maximum na pwedeng allocate na pera, which is 45,000. This is calculated by our risk na nakalagay dito. So, sinabi natin, sa example na to, we have a 500,000 na total na portfolio and our risk exposure for each of our trade is only 1%. Thus, we have a 5,000 pesos na risk exposure. So, every time ma-hit itong 1.37 na to is maximum na yung matitake nating loss, which is 5,000 pesos. So, ayun, equate natin siya. Ang ating capital is 45,000 at nag-bid ako dito ng entry price ko even though it is on 1.53. I bid that price on 1.50 and luckily kinain yung aking trade. So, pumasok yung trade na yan. So, after that is kaya na nating analyze yung trade na to. Dito, we have a potential reward dito sa 1.79 at 8,000 pesos and a target cut loss on this 1.37 around this one, which is 4,400. So, it is less than 5,000 pesos. So, makikita mo, ang maximum na cut loss natin itake is 1.35. That di na siya bababa dyan. Kasi ito yung maximum na cut loss para maging tayong less than na 5,000 na risk. At the same time, ang ating break-even point dito, makikita natin is 1.52 na region. So, ayun. So, try naman nating i-input ito sa ating broker kung paano tayo pwede mag-set na auto cut loss na functionality at saka auto sell sa ating want na reward point. So, mapapansin nyo dito, kailangan nating ilagyan ng inkremento sa ating target price dito, isesell natin siya at 1.78, tapos ang ating target cut loss dito, isesell natin siya at 1.36. So, ayun, mamaya explain natin kung bakit ganun. So, upunta na tayo sa ating broker para iset ang ating auto cut loss level and our taking profit na area. So, in this example, I'm using a AAA equities. So, punta tayo sa SSI na to, pindutin natin yung sell area na yan. After nating input yung sell area na yan, ito yung lalabas dito. Nasa general tab tayo, punta tayo dito sa conditional na order na area na to. And then, pagkapunta natin dyan, ito yung makikita natin dito sa field na to, is pindutin natin tong field na to. Then, dito is lalagay natin last price. So, lalagay natin dito is less than or equal para ito sa pag-set ng ating cut loss level. So, if the last price is less than or equal to our target cut loss, which is 1.37 dito, isi-set natin 1.37 dito, expiration date niya is kayong bahala. I usually put around 3 months na duration. So, 3 months ito. So, itong 1.37 na to, ito yung level na to. Pag na-hit tong level na to, ano yung presyo na ibebenta natin siya pagkalagay mo siya sa general tab na yun. So, pag na-hit niya yung 1.37 dito, isi-set natin ang ating sell na price is 1.36. So, diba, since kanina sa ating condition is if the price is less than or equal to 1.37, is yung presyo natin is 1.37 pa siya, diba? Pero pag na-hit niya yung level na yan, is automatic, ibebenta natin siya one tick price lower of this 1.37 para automatic is ma-dispose natin itong buong shares natin kahit hindi pa siya nagtitrade below 1.37. So, ayun, yun yung technique na yun. Kaya yun yung reason kung bakit kailangan nating i-identify itong delta na to, itong tick price natin, kasi dito natin siya gagamitin. So, punta naman tayo sa pag-set ng ating taking profit na area na condition sa ating broker. So, gagawin natin, same pa rin nung kanina, punta tayo sa sell point na to.
And then, punta tayo sa condition order. Set natin, if the last price is greater than or equal to 1.79, isi-set natin dito. And our expiration dates, which is kayong bahala. And then, pag na-hit, if the price is greater than or equal to 1.79, ibibenta natin siyang at what price. So, para sure na mabenta natin siya, is ibibenta natin siyang mas mura. So, which is one tick lower, which is in this case, 1.78. Kaya pagpunta natin sa general tab dito, is isi-set natin siya at 1.78. So, if the price hit this 1.79, ibenta natin siya lower at 1.78 and madidispose natin tong asset na to on the sell area na to. So, idispose natin yung 100% na asset natin, which is a full swing trade lang siya. So, which is makikita natin dito at ito yung nakuha nating na reward. Set na natin sa ating broker yung mga condition level natin para sa ating target price sa reward and our target cut loss for our auto cut loss. So, kung ano man yung unang price na ma-hit dito, is siya yung ma-execute sa ating broker. So, ayun. Unfortunately, the next day dito is na-hit ang ating cut loss level, which na-screenshot ko as this part of this. So, makikita nyo, tinamaan ang ating cut loss level dito, which is ang lalim ng binagsak niya. So, kung hindi tayo nag-cut loss dito at wala tayong auto cut loss na functionality, is definitely mga 10,000 na yung magiging loss natin instead yung mga 5,000 lang, which is predetermined na yun. So, tanggap na natin yung risk na yun bago pa natin i-take yung trade na yun. So, yun yung maganda doon. So, i-record na lang natin siya. So, cut loss level na hit siya dito. And then, kailangan natin siyang i-record dito, which is na-sell natin at 1.36 level. As you can see here, ito yung mabibentang price niya. And na-sell siya lahat ng ating unit, 3. So, ayan. So, nalugi tayo ng around 4.7 na presyo. So, not bad kasi accept na natin itong risk na to. So, ang next natin gagawin is lalagay natin siya sa completed na tab, itong part na to. So, ang reason nito is para i-review ang ating trades natin, okay? So, ang next part sa aking trading routine is ilalagay ko tong trade na to sa aking consistency na template. So, pupunta tayo sa consistency na template, i-record natin yung lahat ng mga trades na tinake ko. So, ang purpose nito is para gumawa ako ng computation ng positive expectancy ng aking portfolio. At the same time, kaya kong evaluate yung total na lahat na na-earn ko na pera. Kung positive ba siya or negative. So, ang goal dito is magkaroon ka ng at least 200 trades para maging ordinary or routinary na lang yung method na yon. At the same time, magkakaroon ka ng confidence dun sa strategy mo. Basta wag ka lang mag-deviate dun ha. Kasi the more you deviate, the more na random yung result mo. Dapat consistency is the key. Once you choose the trading style you do, is be consistent on it and execute it without emotion involved. So, ayun. Pilapan na natin to. Start date is 3/11/2020. One day lang siya. Unfortunately, market PSE, market pair SSI. I-link natin siya dun sa kanina na ginawa natin. Yan. Setup is naked chart / area of value. Average entry natin, makikita mo siya dito, which is 1.504 siya, diba? So, 1.504, cut loss 1.37, target profit na sinet natin is 1.79, average exit natin is around 1.35. So, ayun. 1.35. Ang risk na kinumit natin is 5,000 pesos. Ang na-earn natin is unfortunately is 4,600, di ba? So, ayun. Copy-paste lang natin yun. 4,600. Tapos, yung R multiple natin is how much yung ating na-earn. So, i-divide natin siya dito sa
negative siya, ibig sabihin nun is nalugi tayo ng 0.93% nung ating kinomit na cut loss, which is 5,000 pesos. So, remarks natin is cut loss sheet. So, ang ating recording dito is copy lang natin yung ating journal dito, okay? Which is, punta tayo dito. Copy lang natin ito. Then, punta tayo siya. So, every time na meron tayong trade is kailangan natin itong i-record para i-identify natin yung consistency ng ating trade or even para masabi natin na sumusunod tayo sa ating cut loss level or sa ating execution ng ating trading plan. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Absolute dapat yung lahat ng planning mo. Kasi niloloko mo na lang yung sarili mo kasi nagplaplano ka tapos hindi mo man in-execute yun. So, ayun. I will cut short this tutorial and create a follow-up video that contains the second method of position sizing. In this case, this is the volatility. And then, I will also show there how to set a buy on break on your broker and the indicator that we use on how we are able to identify the market cycle that we use in the filter. Punta na tayo sa market overview. Obviously, the market or the economy is in danger. Due to this pandemic, everyone is in panic and fear is clearly seen in our chart, diba? So, as an active trader, I am on watch mode and stay out ako sa trading. But I also believe that there is always opportunity in crisis. Since ang main reason ng panic and fear is virus, which is just temporary. Eventually, time will tell the economy will go back to its normal phase. So, if you are an investor, definitely this is your time. Regardless if you are an active trader or investor, always remember that it is in waiting wherein money is made. So, let's try to develop a simple strategy para sa investor. So, let's say you have 100% na cash ngayon and let's say 100,000 pesos yon. So, ang gagawin natin is allot natin yung half nito, which is equal sa 50,000 pesos sa mga growth na asset na stock. So, in this example, any type na nasa blue chip siya. And then, pick tayo ng one sector each such as banking, isa sa banking, isa sa holding, isa sa property. So, ang purpose nito is for diversification. Then, i-divide natin equally yung 50% na cash na hinati natin dito, yung 50,000, sa tatlo, which is 16,000 each in this example. Parang ganun. So, next natin gagawin is identify natin yung previous DNA ng mga asset na napili natin kung paano sila nag-perform during market crash. And then, try nating i-replicate yun kung ano yung possible na mangyari ngayong market crash, okay? So, una sa ating example is Mega World. So, let's try na tingnan lang yung DNA niya during its market crash. So, ito is 78% down, 88% down. Ngayon is question mark siya. So, safe to say, sabihin natin, average niya 80%. So, if you are a conservative na trader, pwede kang mag-bid around 80% down dito na mark. So, around 1.2 or 1 pesos, pwede ka na mag-bid ng price dyan. Dyan may alat yung 16,000 pesos mo. Either sa range na yan. So, take note na pwede na pagka-hit niya itong 1 peso mark na to is pwede pa siyang bumaba lower. At the same time, itong 85% na to na down is just hypothetical na posibleng mangyari. Pwede pa yan bumaba mas lalo or pwedeng hindi man niya ma-reach yung level na yan. So, ito naman, sa Ayala Land naman, it has 73%, 73%, so approximately 73%. So, safe na pwede ka mag-bid around this level of price, around 11 to 13 price, para masabi mo na meron kang at least average na 70% down na target, na dyan may alat yung 16,000 pesos mo, parang ganun. Then, next naman, sa BDO, sa mga market crash niya, yung DNA niya is 69%. So, kung ngayon is i-reflect natin yung 69%, so around mga 47 pesos, pwede ka mag-bid dyan. Dyan mo lalagay yung 16,000 pesos mo. And then, on the rest, sa SMPH, evaluate natin 56%, 56%, and then another 56% dito, so mag-bid ka around 17 pesos.
So always remember lang, lahat ng mga to is just a hypothetical na projection. Anything can happen. It may happen na ma-reach niya tong mark ng level na 56 na yan, or it may go even lower, or pwede naman na never niya ma-reach yan. Please remember, as an investor, kailangan mo mag-alat ng time para maging fruitful yung investing mo. So, alat ka at least minimum of 3 years para at least mag-recover yung market. So, temporary is umasa ka muna sa mga dividend per year. So, ayun.